mga kauna, magandang araw na naman po sa inyo lahat. Nandito naman po tayo, Una ang Pamilya TV. Welcome back! So yun, magandang araw mga ka-farmers, kamanok. Ngayong araw na to, meron tayong gagawin kasi yung isang alaga nating turkey chicken, meron dinapuan ng sakit na kuraisa. So yung kuraisa po ay palatandaan ng kuraisa ay nagluluha yung mata. So gagamutin natin ngayon. So ito yung isang manok natin na kailangan natin gamutin. Ito. Kinuli ko siya. Yung ating tandang. Ito. Yan. Yung ditong kanang mata niya, yun yung nagluluha, guys. Yan. Yung dito sa kabila, wala naman, okay. So, kailangan natin siyang gamutin. Ngayon, mayroon tayong gamot dito. Ito, mineral water, nilagyan ko ng asin. Tinunawan ko ng isang kutsarang asin. At saka, ito ay ating ipapatak sa kanyang mata. Doon sa may mata na nagluluha. Yan yung ating ipapatak. Yung tubig na may asin. Yan. Tapos, pagkatapos naman tayong gamutin niya siya, ang gagawin natin siguro ay daily natin gagawin. Yan. Tapos, pagkatapos natin gagawin yun, ililimber natin siya. Kukulong natin doon. Kasi, yung tubig niya na naman, yan naman ang ating lalagyan ng ito. Yan. Mag-isa lang kasi ako, guys. Wala akong taga-camera. So yan. Primoxyl powder. Gagamutin natin yan. Yun ang ilalagay natin doon para inuman niya. Tapos, so, uuhawi natin siya lagi para mapapilitan siyang uminom ng ito, primoxyl. Tuturamin din natin yan sa tubo. So, ito lang naman siyang may kuraisa eh. Nagluluwa yung kanang mata niya. Napansin ko kanina. So, ngayon, nag-search ako kung paano gamutin siya. Kung ano ba yung, bakit nagluluwa yung mata niya. Yun pala eh, yun yung tinatawag nilang kuraisa. So, madali hindi palang gamutin. So, i-apply natin niya ngayon sa kanya. So, yun guys. So, okay na yun siya. Medyo pinipikit niya lang kasi siyempre may tubig. So, tinitingnan ko kanina. Wala naman siyang bulati sa mata. Yun lang, nagluluha lang. So, kuraisa yan. Tingnan mo yung ulo niya. Oh. Kala mo turkey talaga. So, ilalagay natin siya rito sa limber. I-limber mo natin siya. Tapos, yung primoxyl powder ko kanina, tutunawin natin, ilagay natin dito. Yun ang naging tubig niya. So yun, ilagay ko muna siya guys kasi wala akong tagahawak ang kamera eh. So yun guys, nakalagay dito, swine, poultry, and fighting cocks, 5 grams per gallon of drinking water, 3 to 5 days. So, sa mga fighting cocks yun. Treatment. Swine, poultry, and fighting cocks. 10 grams per gallon of drinking water, 5 to 7 days. So, ang ginawa ko, ilang grams ba to? 5 grams. Isang 1.5 lang. Ito siya. Para sabi ko, matapang-tapang. Medyo matapang. Ito, treatment of CRD,
foliorum, coryza, swollen head syndrome, bumble foot, and other bacterial infection caused by organisms sensitive to amoxicillin and tylosin. So yun, yun ang ginawa ko. 1.5 lang na bottle ang nilagyan ko nung ano. Sa isang sachet ng Primoxil, ginawa ko, hinalo ko lang siya sa isang 1.5 para matapang. Yun ang ipapainom natin doon para at least mabilis siya magaling. So yun guys, update ko kayo mamaya sa itlog ng ating ginya. Sige, pati yung naing itlog doon. Tapos ito namang iba, mga kasama niya, wala naman. Wala namang sakit. Siya lang mag-isa. So, obserbahan din natin yung iba kung mayroon. So, tinitingnan ko naman, wala naman eh. So, ito lang siya. So, kailangan natin i-applyan siya. Wala kasi akong tagahawa, kaya medyo mahirap. So, so yun, uminom siya. Kunting. Uminom siya. Kasi nakita ko rin dun sa ibang nagpa-farm na nag-YouTube. Ganun din ginagawa nila. Inuuhaw nila yung manok para mapilitang uminom ng ganyan. At least mas mabisa, mas mabilis. Ayan, itong isa na ikisalo. Gusto makisalo. Ayan. Ubusin mo na lang yan ko yung main ulit. So, yun. So, update tayo dito sa ating nangitlog na manok. Po! Ah! So, ito. Yung Texas natin. Yan. Naglilimlim na yung Texas natin, guys. May pitong itlog na yan. Tapos dito sa isang karton na ito nilagay ko may bulaga, tatlong itlog na. So hindi ko ma-identify kung sino yung kung alin yung naging itlog dito, kung ito ba o yung itim or yung abuhin natin na turtle neck chicken. Tawag nila turtle chicken daw. Turkins. Sorry, turtle na rin. Turkins pala. Ayun. Yun si Commander. Ayan. So, itong ginya checkin natin. May apat na itlog na. Kinawa ko kanina. So, daily pala ito na yung itlog, guys. Nakakatuwa naman. So, yung iniipon ko na lang kasi isasabay ko siyang pa i-incubate. Kasi may binigyan ako ng auntie ng asawa ko ng itlog ng pato. Tapos yung ating tag nito, yung ating silky chicken, may apat na itlog na rin. So pinag-isipan ko kung ipapa-incubate na lang o papapalimliman kasi sabi naglilimlim daw yung silky chicken. So tatanong ko pa dun sa may-ari kung ipapa-incubate ba o ipapalimliman. Kasi itong ginya, hindi yan naglilimlim eh. Yun. So, yan talaga, automatic papa... Naglilimlim daw yan pag sabi. Ipapa-incubate natin yan. So, yun lang guys, for today's video. Thank you. Adios. Salamat.